What's up guys, this is JON-SAB Moto, and today I'm gonna replace my motorcycle brake shoe, and I'm gonna show you the issues as well na encounter ko while replacing the brake shoe. So I'll show you kung paano ko na fix yung mga issues na yon sa video na to. And if you're new here and you wanna support my channel, please consider subscribing and click that bell icon so you won't miss out any of my uploads. So remove lang natin yung wheel para easily remove din natin yung ano yung brake shoe. So tatanggalin natin lahat, pati na yung hub cover, kasi dyan naka-housing yung ano yung brake shoe natin na papalit na natin ng bago. So as you can see, 17 millimeter yung gamit ko nito sa nut na to. Actually ang stock is 19, kasi napalitan ko na to ng bagong nut. And pupursahin na natin to kasi dried up na yung shaft niya, so wala na masyadong oil. Natamaan ko patuloy yung camera, buti hindi na tumba. So remove lang natin yung bushing at saka yung sprocket and flange hub assembly para ma-remove natin yung wheel ng maayos, walang harang. So yun, remove din natin yung wheel and unscrew lang natin tong nut or brake adjuster sa brake rod. And you're gonna wanna make sure na i-secure mo rin yung spring ng brake rod, baka mawala. So tanggalin na rin natin to. So as you can see, napakarumi ng ilalim ng hub cover. At saka medyo makapal tingnan yung brake shoe, pero hindi na magagamit to kasi naninigas na. Ito yung brake shoe na mumurahin lang. Hindi siya na uupos o medyo naninigas lang siya. Yun yung quality niya. Pangit yung quality. Para siyang matigas na tiles yung material na gamit. So pwede na natin tong itapon, palitan na natin ng bago. So keep na rin natin yung springs nito kasi in good condition pa, baka magamit natin sa future repairs. So as you can see, napakarumi ng ilalim ng hub cover na to. So gagawin lang natin ay hugagasan lang natin yan. Take na rin natin opportunity na malinis yung maruming naka-imbak sa kasulok-sulukan ng ilalim ng hub cover na to. So soap and water lang yung gamit ko sa paglinis dito. Hindi na ako gumagamit ng mga fancy chemicals na degreaser, diesel, or kerosene. Pwede na yung soap and water. Hindi na natin to lilinisan ng todo. Yung tamang linis lang, sapat na yan para sa ganitong brake shoe replacement. So make sure ma-rinse natin yung sabon kasi madulas yung sabon para hindi tayo mahirapan mag-install. So ganyang linis lang, okay na yan. So ito nga pala yung brake shoe na nabili ko. ASK yung brand niya. So magandang quality na brake shoe ito. So yan yung product number.
So may nakalagay na XRM, pero pwede din to sa Suzuki yung 115cc smash ba yun. So as you can see, maganda yung quality ng brake shoe na to. So medyo balahibo yung material na gamit niya. So ito yung material na nauupos talaga, so hindi siya naninigas, so ayos to. And as you can see, maiksi yung springs niya kumpara sa dating spring. So mas maiksi, mas mabuti para mas matindi yung hatak, yung slide back pag gumagamit ka ng preno, hindi siya nagsta-stack. So mas mabuti ito. At lagay na lang natin tong springs dito. So yan, pwede na yan. At kung mapapansin nyo, mayroon siyang UP sa corner niya, sa right corner. So dahil yan sa sa kagagamit. So yun din yung dahilan na hindi nagsa-slide back ng mabuti yung foot brake, kasi nagsta-stack up siya sa ganyang kanto. Lumalaki na yung kanto niya. So as you can see, pag preno mo, nag-slide back siya. So dahil sa malaki na yung kanto niya, parang na-UP na. So nagsta-stack na siya sa ganyang posisyon. So ang mangyari, yung pagpreno mo hindi babalik. So parati na lang siyang nakapreno. So para ma-remedyohan yan, so lagyan mo yan ng grasa, langis, at pwede mo rin siyang lihaan para masigurado mong mapatag mo yung magiging plain siya at tsaka smooth yung edges. So lilihain lang natin yan. So 80 na grit yung gamit kong liha dito, wala akong 100 kasi mas mabuti 100 gamitin dito. Mas mainam pag 100. Yeah, lang ito lang available ko. Pero okay na rin to. Mas mabuti na rin kung meron kang 150 or 300 para pagkatapos mo ng 100 na liha, i-finish mo siya ng 150 or 300. So as you can see, nilalagay ko yung binalot ko yung liha sa range na to para hindi ako mahirapan sa pagliha. So lilihain lang ng lilihain natin to hanggang sa makuha natin yung smoothness na gusto natin para sa brake shoe natin. So titirahin din natin yung kabilang side na yan. There you go. So mukhang ayos na to. Pwede na. So lagay na natin yung brake shoe natin. So para hindi mahirapan sa paglagay ng brake shoe, gagamit ako ng wrench. Kasi gagamit ka talaga ng lakas pag kinamay mo lang. So we'll do it the easy way. JON-SAB style.
Ayun. Alright. Pwede na natin itong isalpak. Lagyan muna natin ng oil para siguradong ma-lubricated siya yung part na yan. Kasi yan yung may issue. Engine oil pala to. So nilagay ko lang yung engine oil sa empty container ng Singer oil. Mas mainam grasa nilagay dito kasi yung engine oil, it goes all over the place kasi. So but anyway, okay lang yan. I-absorb lang naman yan ng ano ng brake padding ng brake shoe na to. So hindi magiging issue yan. Yung importante na malulubricate siya ng tama. So lubricate na rin natin tong butas dito kasi nahirapan talaga ako tanggalin yung shaft kanina. So as you can see, napakarumi ng internal part ng hub na to. So basang-basahan lang yung katapat niyan. At check mo na rin yung bearing. Baka kailangan na palitan yung bearing. Yung sa akin okay pa naman. Alright, so balik na natin to. Install muna natin yung hub cover sa kanyang shaft na kalalagyan. Mga washers, lagay natin dyan. So, hindi muna natin masyadong higpitan para sa adjustments natin. Balik natin yung mga rubber dumpers sa hub. Yan yung nag-hold ng flange hub. Okay, salpak na natin. Huwag kalimutan yung left bushing. Yun yung maiksi. Yung right ay mahabang bushing. So, take na rin natin yung opportunity na malubricate ito ng ayos yung shaft na to. So, yan. Salpak lang natin dyan. Ito yung bushing, nilagyan ko na rin ng oil. Yun. So, of course, yung spring. So, medyo hindi siya aabot. So, kailangan ng i-adjust yung ano, yung brake arm or brake rocker arm. Kasi hindi siya aabot. Overextended na kasi ito dahil sa luma kong brake shoe. So, since bago na nakalagay dito, overextended na siya. So, balik lang natin siya sa kanyang dating position na naka-upright position. So, may indicator naman siya sa ano sa gilid. Yung triangular indicator. So, yung arrow up. So, ganyan dapat yung position ng brake rocker arm. Kaya lang hindi ko matanggal kasi nayupi or naging bilog na yung allen wrench ko. So, i-grind down muna natin to yung tip ng allen wrench para babalik siya sa kanyang hexagon na shape para magamit natin pang tanggal ng brake rocker arm kasi naka-allen bolt kasi yon. Kain lang natin yan hanggang sa maubos yung nabilog na part ng allen.
So lihain lang natin yung mga sides, lahat ng sides, para mabalik ulit natin sa hexagon shape. So pagkatapos nito, pwede na natin gamitin to pang tanggal sa brake rocker arm. So medyo mainit pa to, kaya ako gamit ng pliers, nakakapaso pa rin. Ayan. So ayos na yan, kahit hindi masyadong perfecto yung shape niya, pwede na yung gamitin. So tanggalin na natin. So gagamit lang tayo ng leverage para matanggal natin. Ayun. So ito yung triangular shape na naka-emboss sa left thumb ko. So yan yung gagamitin nating basihan sa upright position niya. So salpak lang natin to. Tapos hihigpitan natin. So ayun. Pasok sa panga. Ayan, so naka-level na siya sa indicator. So meaning upright na yan. Yan ang position na kailangan natin para mapasok siya sa brake rod. So higpitan na natin to para maibalik na natin. So balik na natin to dito. So yung huwag kalimutan yung bushing. Ayun. So there you go. Ayos. So ibig sabihin nito na resolve na natin yung issues. So basically tapos na ito, guys. So i-adjust na lang natin yung brake at saka hihipitan lang natin yung mga nuts and bolts dito. Panigurado lang. Baka makalimutan. So ayun. Adjust na natin tong foot brake natin. So check natin yung lalim kung gaano kalalim. So medyo malalim pa yan. Adjust pa natin ulit until ma-reach natin yung desired natin na lalim. So take na rin natin yung opportunity pag-check ng kandena. So yung slack niya, yung sa akin, medyo okay pa naman. So hindi ko na gagalawin to. So ayaw ko yung masyadong mahigpit kasi yun yung nakakasira ng sprocket combination mo. At hindi maganda sa
engine. So higpitan na natin yung ano, yung axle nut. Yung tama higpit lang, yung wag masyadong mahigpit baka ma-loose thread. Shout out pala kay PH Motor Fred. Ka-loose thread natin na taga Cebu din. So congrats to your 100k subscribers. Sana tayo din. Sana all. Ayun, thank you so much for watching, guys. I'm out. Peace. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.